Pinatay sa sakalang isang binatilyo sa Rodriguez Rizal. Suspect sa krimen ang pamilya ng kanyang nobya na tutol daw sa kanilang relasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala ng buhay at may tali pa sa leeg ang 16 anyos na senior high school student na si Ronald Jan Delgado na matagpuan sa isang bakanting lote sa Rodriguez Rizal nitong October 30. Kwento ng kanyang ina October 29 nang huli niyang makita ang anak. Nagpaalam daw siyang pupunta sa bahay ng kaklase para sa isang project. Lumipas daw ang magdamag pero hindi na niya makontak ang anak. Kaya nagpablatter na siya sa mga pulis hanggang sa nadiskubre na nga ang wala ng buhay na si Ronald. Sa inisyal na investigasyon, pinuntahan ni Ronald ang kanyang kasintahan at kanya ring kaklase na si alias Maymay. Sa nasabing bahay, umano posibleng pinatay sa pananakal si Ronald na makaanak ng kanyang nobya. Nakita pa raw ng ilang testigo ang makaanak ni alias Maymay na may dalang maleta na pinaniniwala ang naglalaman ng bangkay ni Ronald. Kung damit lang daw yung ibababang maleta, bakit daw ang bigat? Yun ang sabi nung taga-Walis. Sabi niya, bakit ang bigat? Tatlo silang nagbubuhat, sabi niya. Siguro nga sabi nila, siya nga daw na yun na ibinaba, tapos isinakay sa tinapon sa may makabon. Sa investigasyon ng Rodriguez Police, posibleng motibo sa krimen, ang pagtutol ng pamilya ni alias Maymay sa relasyon nito kay Ronald. May iba na raw kasing nakaareglong mapapangasawa si alias Maymay. Hindi payag sa relasyon nila. Kaya nga po, gusto nilang paghihiwalayin yung dalawa. So, siguro, yun nga po ang naging paraan nila para maghiwalay ang dalawa. Tinuntaan ng mga pulis ang bahay ng pamilya ni alias Maymay, pero wala nang dinatnan ang mga otoridad. Tinuntaan namin siya yung bahay. Nakakandado na po yan, sir. Ngayon, nung pinasok namin, wala na po yung mga gamit nila. Hindi naman matanggap ng ina ni Ronald ang sinapit ng anak. Sana raw ay sinabihan na lang siya na hindi tanggap ang relasyon ng anak at hindi pinatay ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Ganun yung ginawa. Kaya parang sakit-sakit talaga tanggapin na hanggang ngayon sabi ko. Sabi nila na anuhin ko na siya. Hindi ko kaya kasi sabi ko maano pa tsaka ang lambing kaya po niya na bata. Sabi ko siya lang yung sa anak ko na nagsasabi ng I love you, mama. Kinasuhan na ng murder si alias Maymay at 7 miyembro ng kanyang pamilya. Patuloy ang manan sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.